para daw sa unity, for unity. Makabayan Solon makes case for reopening peace talks under Marcos. Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Kaya mga kakuchero, no, kung kayo po ay first time or hindi nyo pa po nagagawa sa ating channel, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Also, don't forget to share ito pong video na to at ating pong mga replays dahil napakalaking tulong po niyan para marami po makapanood sa atin. Meron din po tayong vlog page, vlog channel, Coach Jarrett Vlogs. Next year, may gagawin tayo dyan pakulo. At sa Facebook naman, meron tayong Coach Jarrett din na page. And yung dating coach, let's unpack this by Coach Jarrett. Meron din nagkaroon tayo ng isang partner diyan na siya na ang magtataguyod noon. May gagawin siya ng bahala sa buhay niya. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain at Ireland, ay pwedeng-pwede na po kayo magpadala ng inyong mga registration. See, nasa SIM registration act ako. Ng inyong mga remittance sa Pilipinas sa pamamagitan ni SendWave. Ang gagawin nyo lang, i-download ang SendWave sa inyong, download at install ang SendWave sa inyong mga mobile phones, no, through Apple App Store at Google Play. At i-rehistro ang inyong personal information and bank details. At after po nun ay pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. And kapag ginamit nyo po yung ating promo code na Coach Jarrett, pwede rin po kayo maka-receive ng $10 free credit. O, diba? Saan ka pa? Nagpadala ka na, ikaw pa binigyan ng pera. So, mga kuchero, no, once again, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay gumamit na po kayo ng SendWave sa inyo pong mga remittance needs. Lalo na dahil walang fees yan. Walang remittance fees yan, mga kuchero. Right? Para daw sa unity. For unity! Makabayan Solon makes case for reopening peace talks under Marcos. Alam nyo po, mga kuchero. For unity to happen, there must be agreement. Number one, first and foremost, surrender and agreement. For the most part, hindi po ang gobyerno natin, hindi po ang estado ng Pilipinas ang gumagawa ng krimen laban sa kanilang mga citizens. For the most part. So, wag na natin gamitin yung pagkakaisa, unity, peace, yung mga ganyang salita na parang napakagandang pakinggan. Para lang bigyan ng pagkakataon na makabawi ang mga kalaban ng Estado. Ito pong sinabi ng Makabayan. Makabayan Block member in the House of Representatives is prodding President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to reopen peace talks with the National Democratic Front of the Philippines or NDFP. Nako, dito na papasok si Loren. Di ba sinabi ni Loren Legarda nung nakaraan sa kanyang privilege speech na bakit hindi raw natin i-consider ang kaser? Kasi yun ang pinag-uusapan na sa peace talks, mga kuchero, yung kaser. But anyway, balikan natin. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro made this call a few days after the passing of Jose Maria Sison, founding chairman of the Communist Party of the Philippines. Castro said that going back to the peace table will help address the inequalities plaguing the Philippines, which in turn she claimed would help achieve Marcos's wish for unity in the country. Yun. Pag-usapan po ng pag-usapang equality or inequality.
that's a very I won't say controversial topic, pero it is somewhat a hotly debated and hotly contested topic. Bakit? Kasi po, ganito po kasi yan. Sa dito po sa Pilipinas, alam naman natin na meron talagang hindi pagkakapantay-pantay. Tama po, lahat po tayo na alam po natin yan. Experience na experience po natin yan lahat. Normal na po yan. It's a part of life. Kahit saan ka pumunta, Pilipinas, Amerika, Europe, China, Tokyo, kahit saan ka pumunta, merong inequality. It will never be resolved. Communism tried to resolve it. Pinilit po ng komunismo na tanggalin ang inequalities. Paano? By making the state the primary provider of the citizens. Ibig sabihin, yung estado ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan ng kanyang mamamayan. Kung extreme communist ka pa, yun ang paniniwala mo. Trabaho ng gobyerno na ibigay ang pangangailangan ng lahat. Ngayon, nakapanood na po ba kayo ng Hunger Games? Hunger Games. Yung trilogy, yung tatlong movie na yun, yung trilogy. Yun po ang, yung the whole concept nung kanilang layers, nung circle-circle. Yung mga iba't ibang mga grupo, ang buong konsepto po nun ay komunismo. Bakit? Yung iba't ibang grupo may kanya-kanyang trabaho. Merong grupo na nagsasaka, merong grupo na nagmimina, merong grupo na nagtuturo, merong grupo na nag-aaral, merong grupo ng ganito, at merong grupo ng mga ng gobyerno at ng mayayaman. Ano po ang nangyayari? Yung mga nagsasaka, yung ani nila binibigay sa gobyerno. Yung nagmimina, yung namimina nila ibinibigay sa gobyerno. Yung mga nag-aaral, lahat ng kaalaman nila ibinibigay nila sa gobyerno, etc., etc. Ang trabaho ng gobyerno, bigyan lahat ng naipon nila ay ibigay sa lahat ng pantay-pantay. Kaya nga po napakagandang example ng Hunger Games. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi pantay-pantay ang pagkakabigay. Ngayon, let's be practical. Wag tanggalin natin sa pelikula, tanggalin natin sa mga libro. Meron ba tayong example? Meron ba tayong halimbawa kung saan ang inequalities ay nawala dahil sa komunismo? Meron ho ba? If anything, kung meron man tayong halimbawa na isang bansa na medyo naging successful dahil sa isang socialist mentality, actually hindi na nga socialist eh. Ang weird nga ng China eh, kasi they're capitalist/socialist. Ganun siya eh, si China. But moderate, kung meron man tayong maikitang halimbawa ng hardcore communist na naging bansang hardcore communist na naging successful, wala po kayong makikita. Pero kung meron kayong kung maghahanap kayo ng halimbawa ng isang bansa na hardcore communist at mahirap at punong-puno ng inequality, meron tayong example niyan. I-Google nyo lang North Korea. Bakit po punong-puno ng inequalities? Kasi si North Korea, ang mayayaman lang doon yung nasa Communist Party, yung nasa gobyerno. Actually, sa Korea, pantay-pantay sila. Pantay-pantay silang mahihirap sa North Korea. Yun talaga yun, mga kotsero. Sinong pinakamayaman sa kanilang lahat? Si Kim Jong-un. Hindi ho kaya ng komunismo gawing pantay-pantay ang lahat ng tao. At hindi ho maa-address ang inequality, kahit itry mo ngayon, kahit magpalit ka ng gobyerno, gawin mong komunista, it won't address it. Kaya nga itong pinaglalaban nila ng peace talks, it's practically nothing. Yan. Sino yung nag-file ng bill? Or resolution pala. House resolution. ACT teachers, Gabriela, at kabataan, sila lang. Sila lang naman na may gusto ng peace talks eh. Expressing the sense of the House of Representatives to support the resumption of the peace talks between the Government of the Republic of the Philippines, kaya GRP yan, Government of the Republic, and the NDFP based on the previous agreements between the two parties, including the stand-down agreement on June 2018.
Bakit po 2018? Kasi mga kutsero, kung maaalala nyo, 2019, eh wala, sinabi na ni PRRD, hindi na ako maipag-pistocks 2019. Kaya, ang gusto nila, balik tayo sa negotiating table, start tayo ng ano, ng 2018. Yung mga naiwan natin noong 2018. Yan. December 6, 2019, National Security Advisor Esperon claimed that President Duterte is serious about starting another round of peace talks, kaso hindi na nga nangyari. Kasi nga, bakit? Eh, inuonsi daw palagi ang gobyerno ng Pilipinas eh. Pag peace talks, nagpapalakas ang NPA. Eh, no? Pag peace talks, nagpapalakas ang NPA. Kapag hindi naman peace talks, eh, humihina ang NPA. So, kaya ngayon, may ganito silang drama. Gusto nila mag-umpisa na uli ang peace talks. Bakit, mga akotsero? Bakit? Our first speculation is this. Dahil wala na si Joma. They need some time to lick their wounds. Kailangan nila ng ano, kailangan nila ng what do you call this? Moment para sila ay makapag-ipon muli ng puwersa. Dahil alam naman natin mga kutsero na kapag walang ano, pag may peace talks at merong ceasefire, eh nagpapalakas ng puwersa ang kabilang grupo, yung mga aktivista, yung mga makakaliwang grupo. Yan. Another reason is this. Active communist guerrilla fronts down to 5. 5 na lang daw ang active guerrilla fronts ng CPP, NPA, NDF. Only 5 communist guerrilla fronts remains active. Sabi po yan ni Lieutenant General Bacaro. Okay, during the administration of former President Rodrigo Roa Duterte, there were as many as 89 guerrilla fronts. So dati, 89 daw, nung pagpasok ni PRRD. Pero nung siya ay bumaba, 19 na lang ang naiwan. Tinde, no? 70 ang natanggal. 70 na fronts ang nabuwag during the tenure of PRRD. Insurgency is already in the downtrend. It has reached the level na kaya na natin sila. This is a commitment we have given to the former president and to the current president, Bacaro told reporters in Camp Aguinaldo. We have a thinking enemy also. For every action we do, there's always a reaction. So kailangan natin ng counter action. But I am happy to report that out of 89 active guerrilla fronts that we had starting 2018, right now we have around 24 guerrilla fronts. Out of these 24, only 5 are active. The remaining 19 are now classified as weakened. Tapos, most of the active communist armed groups are based in Samar and Cotabato. Ang laki po ng hinina ng CPP, NPA, NDF. Kung paniniwalaan natin ang sinabi ng AFP. At wala naman tayong dahilan para hindi paniwalaan ang sinabi ng AFP. Kahit sabihin pa ng CPP, NPA na sila na ano, maliro yung sinabi na yon ng AFP. The NPA can concentrate on a superior force in order to strike the fascist units of the AFP and PNP, which are isolated, weak, and tired as a form of punishment for their crimes against the people. Yun ang sinabi. An hour or 2 hours ago, may mga sinunog daw na truck sa Negros. So, hinahanap ko kanina yung article eh, pero hindi ko na makita ulit. So, yeah, there. But I think it's part of their tactical offensives. But again, once again, mga kutsero, ito na po ang present situation. 5 na lang ang active guerrilla fronts. Kaya biglang merong calls for, pistoks na tayo, nina, pistoks na tayo, parang awa nyo na. Pistoks na ulit! Naman! Ito pa isa example, ha. Nung anniversary ng CPP, NPA, NDF, December 26, anong nangyari? 200 ang sumuko sa NCRPO. Anniversary mismo yan, ha?
ng CPP, NPA, NDF. 200 ang sumuko. Marami pang nag-iintay na gusto ring sumuko. 10,000 ang ine-expect nila na susuko. Up to 10,000 former communist rebels seen to avail of proposed amnesty kapag na-aprubahan yung amnesty na yan. Ang natitira na lamang na active apparently is more or less than 2,000 apparently. Kailangan talaga ng peace talks kasi humihina na si Lee. Ito pa yung sinabi ni General Galvez tungkol dyan. Ito pa yung sinabi ni General Galvez dyan. Or Secretary Galvez. Secretary Carlito Galvez, who heads the OPAPRU, said yesterday that localized peace engagement has been an effective measure in resolving issues between the government and communist rebels, and that the administration will continue pursuing the LPE strategy rather than resume national peace talks since it is more conducive in encouraging rebels to surrender. Sabi niya, sabi ni Carlito Galvez, General Galvez, we have seen almost all front commanders are stepping down and there has been localized peace engagement which empowers the mayors and governors. The past 50 years, we have not done well in the national peace talks. Here at LPE, there is goodwill, trust, and confidence. We can see the authentic intentions of both parties to really come to peace. Nakatuwa yan. Magandang balita yan, mga kuche. So, apparently, it is not, yung peace talks, it is not a strategy na tinitignan ngayon ng ating gobyerno. Peace talks in a national sense. Yung parang ginagawa dati nung panahon ni Panot at nung mga first few years ng administration ni PRRD. First 3 years, actually, ng administration niya. Hindi na yun yung strategy na gagawin. We won't be doing that strategy anymore according to General Galvez. Bakit? Kasi ang mas effective daw ay yung localized peace talks. Tingnan mo nga naman. Mga kakotsero, tingnan nyo naman. 200 to, isang araw. Ay kung araw-araw may 200 eh. And there has been reports, alam naman natin yan, no? Sinasabi na yan ni Ka Eric, sinabi na yan ni Dr. Badoy, marami pang mga former rebels na sumuko, no? Marami pong nag-expose na ang National Peace Talks ay isa pong strategy ng Central Committee ng CPP, NPA, NDF para makapagbuo ulit ng puwersa nila. Yun po talaga ang strategy nun, according to them. And maniniwala po ako sa kanila kasi mga authentic surrendery sila. Kaagad to eh. I don't think kaagad to. Not only is it because illogical, it won't be, walang benepisyo yan kay PBBM eh, kung papayag siya dyan. But at the same time, mga kakotsero, kapag pumayag siya sa National Peace Talks, eh para siyang kumuha ng bato na ipupukol sa ulo niya. Diba? And I don't think PBBM is going to do that. No? Hindi niya gagawin yun sa sarili niya. It's about time, no? Naka 50 years na sila, 50 plus years na sila. They've tried, and I would say they've tried their best in that 50 years na ibagsak yung gobyerno or to snake their way into power and all of that. But wala pa rin nangyayari. I don't think papakinggan din to ni PBBM for another reason kasi yun yung pagkamatay ni Joman, di niya pinansin. Di ba? Pagkamatay nga ni Joman, di niya pinansin eh. Walang statement from Malacanang, there's nothing from Malacanang nung namatay si Joman. Tapos to, I doubt. Bye everyone, see you all tomorrow. Bye.